Meron o nakita na lumulutang daw na lungsod. Meron bang katotohanan dito? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Noong 2015, meron po noong nag-viral na video ang nakita po doon yung misteryosong lumulutang na city. So ito pong lumulutang na lungsod, nakita raw po ito doon sa China, sa lungsod ng Foshan. So dahil po nag-viral yung video po na yan, marami po mga tao ang nagtaka at marami po ang mga nagulat sa nakita nila. Kasi nga po mga kapatid, kakaibang pangyayari po ito. Dahil po sa pagkalat ng video na yan sa buong mundo, marami pong mga tao ang gumawa ng iba't ibang mga teorya patungkol po sa lumulutang na lungsod na yan doon sa China. Yung mga ilan po nagsasabi na itong lumitaw na lumulutang na lungsod na ito, parte raw po ito ng parallel universe. Kumbaga sinasabi po nila na nagpakita po saglit ito pong lungsod na ito sa ibang dimension. Yung iba naman po tinuturo po nila yung NASA. Kasi po ang paniniwala nila, gumawa raw po yung NASA ng isang hologram. At ito nga raw po ay pinapakita sa kalangitan para dayain daw po yung mga tao. Para po sabihin sa mga tao na dumating na yung ating Panginoong Jesucristo. At parang araw po ito sa pasimula ng New World Order. Ginamit daw po nila ito para takutin yung mga tao at para sabihin sa mga tao na meron daw po mag-rule sa mundo na ito. Sinasabi naman po ng ilan, ginawa raw po ito ng NASA para raw po linlangin yung mga tao patungkol sa alien invasion. At ang pinaka-pinaniniwalaan po ng maraming mga tao patungkol po sa lumulutang na lungsod na ito, sinasabi po nila na ito po ay isang malaking ilusyon lamang. Pero mga kapatid, sa kabila po ng iba't ibang mga teorya po na yan na paniniwala ng mga tao patungkol po sa lumulutang na lungsod, marami rin po mga nagsasabi na ito pong lumulutang na lungsod, ito po ay peke lamang. Ngayon po mga kapatid, ano nga ba itong lumulutang na lungsod na ito na nakita doon sa China? Meron po ba itong kinalaman sa mga huling araw? Tulad nga po ng sabi ko sa inyo mga kapatid kanina, marami pong mga naniniwala na mga scientist o kaya man po mga eksperto na ito pong nakita na lumulutang na lungsod, ito po ay isang optical illusion lamang. So ang term po dito ng mga scientist ay tinatawag po na Fata Morgana. Ito po ay isang mirage o kaya man po isang malaking illusion. Nabubuo raw po itong illusion na ito kapag ang malamig na hangin ay naghalo sa isang pataas na layer ng mas mainit na hangin. Ayon po sa mga scientist, pwede po talagang makagawa ng illusion na parang yung mismong bagay na nasa baba ay nasa taas. Kaya nga po may mga pagkakataon, may mga nakikita po tayo sa internet na parang merong lumulutang na barko. Pero hindi naman po talaga siya lumulutang. So yan po yung sinasabi po nila na maaaring explanation doon po sa lumulutang na lungsod sa China. So mga kapatid, bagamat marami pong mga naniniwala na ito po ay isang ilusyon lamang na nagmumula po doon sa baba patungo sa taas, mas malaki po yung posibilidad mga kapatid na ito pong lumulutang na lungsod sa China, ito po ay fake lamang. Kumbaga edited lamang po itong video po na ito. So bakit po natin nasabi? Marami pong mga graphic artist at mga editor ang nagsasabi na ito pong lumulutang na lungsod sa China, ito po ay isang CGI lamang. Kumbaga mga kapatid, inedit lamang po ito. At wala po talagang katotohanan na meron po talagang nakita na lumulutang na lungsod doon sa China. Kasi mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, sa pamamagitan ng technology, kayang-kaya na pong gawin ng lahat. So kaya na rin pong gumawa ng mga fake videos. At sa pamamagitan po nun, mapapaniwala po nila yung mga tao. So meron pong iba't ibang mga software na ginagamit po dyan para nga po gumawa ng mga ganyang klaseng video, para linlangin nga po yung mga tao. Ngayon po mga kapatid, kung tatanungin mo ako, personally, hindi po talaga ako naniniwala na totoo yung lumulutang na lungsod po na yan. Mas pinaniniwalaan ko po na yan po ay edited lamang, na yan po ay peke lamang. Kumbaga inedit lamang po yan sa computer. Kasi po mga kapatid, napansin ko po nung naghahanap po ako ng ibang mga videos o kaya man po ng picture patungkol po dyan sa lumulutang na lungsod na yan, iisa lamang po yung lumalabas. Ibig sabihin, isa lamang po yung source. Sabi po ng mga reporter, libo-libo raw po yung mga taong nakakita nito. Pero kung libo-libo yung mga taong nakakita nito, bakit po walang ibang video? Bakit isang video lamang po yung lumabas? Kasi po mga kapatid, kung talagang libo-libo yung mga taong nakakita ng lumulutang na lungsod na yan, bibidyohan po nila yan sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang anggulo. Kasi po noong 2015, uso na po yung mga smartphone, uso na rin po yung social media. So kapag may mga lumabas po ng mga ganyang misteryosong mga bagay, syempre kukuhanan po ng mga tao yan. At marami po mga tao ang magpo-post niyan sa social media na meron nga pong lumabas na ganyang lumulutang na lungsod. Pero mga kapatid, kung titingin nyo po sa internet, wala pong ibang anggulo o wala pong ibang mga picture o videos na pumapatungkol po dyan sa lumulutang na lungsod. Iisa lamang po yung source. So dyan pa lamang po mga kapatid, malalaman na natin na yung video po na yan ay edited. Isa lamang po talaga yung gumawa niyan. At bukod po dyan mga kapatid, kung papansin po natin kung sinasabi nga po nila na yan po ay isang Fata Morgana o isang mirage lamang, ang tanong po mga kapatid, nasaan po yung city po na yon na nag-reflect doon po sa Alapaap? Dapat po mga kapatid, makikita po yon sa baba. Kaya lang po mga kapatid, wala pong ganong klaseng lungsod doon po sa lupa. Kaya masasabi po natin mga kapatid na hindi po yan isang mirage. At yung katotohanan po mga kapatid na nangyari po ito noong 2015 pa, kung talaga meron pong epekto ito sa mga tao, sa mundo, dapat po mga kapatid, naramdaman na po natin yan sa panahon natin ngayon.
Kung nasa po yung nasa likod niya, nagsasayang lamang po sila ng pera. Nagsasayang lamang po sila ng panahon at effort nila. Kasi nga po, wala naman po talagang result patungkol po dyan sa lumulutang na lungsod po na yan na nakita sa China. At kung titignan po natin, bakit sa China lamang po siya lumilitaw, hindi po sa iba't ibang parte ng mundo, kung ang nasa likod po niyan ay yung NASA. Kung yung NASA yung nasa likod po niyan, dapat dun mismo sa lugar po nila ginawa yung bagay na yan, hindi po sa China. Alam naman po natin mga kapatid yung background ng China. Kayang-kaya po nilang gumawa ng mga kung ano-anong mga bagay. Kayang-kaya po nilang gumawa ng mga peke. So hindi na po tayo magugulat na gumawa rin po sila ng mga pekeng video. At yan na nga po yung lumulutang na lungsod. Ngayon po mga kapatid, kung sinasabi naman po ng ilan na yan daw po yung New Jerusalem na bababa mula sa langit, hindi po mga kapatid, hindi pa po mangyayari yun na bababa yung New Jerusalem mula sa langit. Matagal pa po bago mangyayari yun mga kapatid, doon pa po yun mangyayari sa bagong langit at bagong lupa. At hindi po dito sa lumang mundo na ito, at lalo na po hindi po doon sa China. Ang sabi nga po sa Revelation chapter 21 verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. So hindi po bagong Jerusalem yung sinasabi po nila na lumulutang na lungsod doon po sa langit. At hindi rin po yan pumapatungkol doon po sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong kinalaman yung lumulutang na lungsod na yan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa ating mundo. Wala pong sinasabi yung Biblia na meron pong lilitaw na lungsod doon po sa Alapaap kapag bumalik na yung ating Panginoong Jesucristo. Ang alam lamang po natin mga kapatid, yung makikita po ng mga tao doon po sa Alapaap ay walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo na bababa mula po doon sa langit. So yung Panginoong Jesucristo po yung mismo makikita, hindi po lungsod. Ito nga po yung sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 7. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga Alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ang sabi rin po sa Matthew chapter 26 verse 64. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa Alapaap. So mga kapatid, kung papaano pong literal na nakita po ng mga unang alagad yung Panginoong Jesucristo na umaakyat noon sa langit 2,000 years ago, ganun din po mga kapatid kapag ang ating Panginoong Jesucristo bumalik po dito sa lupa. Pababa naman po siya mula po doon sa Alapaap. At makikita po yan ng maraming tao pagdating po ng panahon. Yun nga po ay mangyayari sa kanyang second coming. At doon na po magsisimula yung paghahari niya dito sa mundo. So mga kapatid, yan po yung malinaw na sinasabi ng Biblia na makikita ng mga tao sa Alapaap o doon po sa kalangitan, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po tayo basta-basta maniniwala mga kapatid sa mga nakikita po natin sa internet, lalo na po sa panahon po natin ngayon. Maging mapanuri po tayo sa mga napapanood natin. Siyempre po mga kapatid, para po hindi tayo basta-basta malinlang, magbasa po tayo ng Bible. Pag-aralan po natin yung Bible. Nang sa ganun po, mas lalo pa pong lumawak yung kaalaman po natin. Hindi tayo basta-basta maluloko ng mga tao at higit sa lahat, hindi tayo basta-basta maluloko ni Satanas sa mga gagawin niya pong pandaraya. So huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga teorya, lalo na kapag yan ay gawa lamang ng tao. Magtiwala po tayo sa sinasabi ng Biblia, doon po sa salita ng Diyos. So yun lamang po mga kapatid, ang gusto kong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Magpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.